Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang bagong taon po. Ay, babalik ko lang po sa Panginoon ang lahat ng ginawa niya sa buhay ko, sa buong isang taon po, napagtagumpayan po na. Napagtagumpayan po sa kabila ng pagsubok. At isa po, naalala ko lang kasi po yung minsan si pastor nagturo na may prophecy po siya eh. Sabi po niya, ang lahat daw nawala at sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, may inagaw ang kalaban. Sabi niya, hindi magtapos. Bago magtapos ang taong 2016, ibabalik po niya lahat. Kaya praise God po, dahil ang lahat ng ninaka po ng kaaway ay binalik po niya sa buhay ko, sa buhay na ang pamilya, kaya binabalik ko sa kanya lahat ng kapurihan, kalulatian sa pangalan natin, Panginoon. Praise God. Si Sister Nena, taga Tamarin, siya po yung matapang na babae doon na nangunguna at mainit ngayon sa panahon ngayon. At hindi lang po ngayon, hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At siya rin po ay solo parent. Akay mo po yan ng babae ng Diyos. At tunay nga po yung sinabi niya na lahat ng ninakaw ng kaaway ngayong pong taon ng 2017, ibabalik ng Diyos. Kasi lahat ng ninakaw ay hindi para sa kanya yun. Sa atin po yun. Yung mga biyaya at blessing ay sa atin po yun. Kaya ang Diyos ang gagalaw at kikilos sa taong 2017. Ako po na-excite na po ako sa taong ito. Kaya po, kayo rin nawa't ma-excite sa araw-araw ng gagawin ng Diyos sa buhay niyo po ngayong taon. Sa pangalawang pagkakataon po, meron pa po ba? Magandang umaga sa kanila at Happy New Year sa lahat. Ipatotoo ko lamang ang nangyari sa amin ng Friday. Purihin ang Panginoon. Grabing traffic. Paparoon pa lang kami sa Santa Maria. Traffic na. Alas 5 na kami nakarating ng Santa Maria. Tapos, madilim na nga. Nag-ikot-ikot lang kami doon. Tapos, maya-maya, umuwi na kami doon sa bahay ni Brother Roderick. Hindi rin siya humarap sa amin. Dahil, bakit daw, nagbigay na siya ng eksaktong araw para kami pumunta ron. Hindi siya, pinag-pray na lang namin sila kahit hindi siya marap. Tapos umuwi na nga kami. Sumakay kami ng bus papuntang bayan ng Santa Maria. Aircon yung sinakyan namin bus papuntang Cubao. Purihin ang Panginoon, isang oras na kami doon sa Santa Maria. Sabi ko, hindi ba tayo umuusad? Sabi nung katabi ko, hindi mo nanay eh, matraffic talaga. Tapos, purihin ang Panginoon, ano na? Inabot na kami ng alas 7 kami, umalis doon sa bahay. Noong pinuntahan namin, alas 11 na? Anong lugar na ba kami? Purihin ang Panginoon, hindi ko na matagalan talaga. Ingina ako. Nasa huli pa naman kami at kami yung last na sumakay. Lamig na lamig pa ng aircon. Grabe! Hindi ko na matagalan, parang yung biyahe namin ay papunta akong Marinduque. Samantalang pagpapunta akong Marinduque, may stopover yun. Bumababa ako para mag-jingle, ganun. Pero ito wala talaga. Sabi ko, Lord, ano ba to? Hindi ko na kaya. Pumusad ako sa una. Sabi ko, saan ba pwedeng makababa? Talaga hindi ko na kaya to. Ay, ito pala, nandito na kami sa Balintawa. Sabi nung konduktor, sama mo si nanay, oh, makiano kayo dyan, oh, magsabi. Di mo ba kami, akala namin aantayin kami ng bus? Eh, hindi. Pero malapit naman niya, Balintawak na eh. Pero purihin ang Panginoon. Grabe talaga. Pero tagumpay din naman kami ni Strebel. Kahit alas 12 na kami nakarating ng bahay, talaga. Pero purihin ang Panginoon Diyos kahit ganun, masaya rin yung pakiramdam ko. Talagang ganun na nagmi-mission. Purihin ang Panginoon, ipinabalik ko lamang ang lahat ng kapurihan sa Panginoon dahil sa kalakasang patuloy na binibigay sa akin ng Lord. Sa Diyos lamang ang papuri. Praise God. Tama po yun sinabi ni Nanay. Talagang ganun po talaga ang buhay ng mga missionary bilang mga iniligtas ng Diyos na narapat lang tayong magpagamit sa Diyos. Sabi nga po dito sa Santiago chapter 8, verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo.
paano po natin lalabanan ang diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa paninindigan natin sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, wala nga pong nagawa ang diablo ng mga oras na yun. Nung tinitignan ko nga po si nanay noon dun sa bus, ako po, nilalamig lang. Tapos, alam ko po yung weakness ko sa katawan, yung lamig. Tapos si nanay naman po, nilalamig din at hindi lang nilalamig. Talagang hindi na niya makayalan yung kanyang naihina po siya. Titignan ko siya, sabi ko, Lord, nawa, hindi mga, past, dangat nga lang, hindi na po talaga kaya. At may isa nga pong pasero doon, sinabihan yung driver, pwede naman dito bumaba kasi ayaw pa kaming buksan. At yun, gumawa ko ng paraan, nakiusap ko sa isang gilid ng kalsadang may maliit na bahay. At binigyan ko ng truck, sabi ko. Sabi niya, sige, pwede po, sinamahan ng anak. At salamat sa Diyos dahil ang Lord ay gumagawa ng way para sa mga lingkod niya na ginagamit. At si nanay nga po, ayun, gumanda ang pakiramdam. At hindi lang po lamig, hindi lang po naiisi nanay, kundi kasama na po yung gutom, yung tinanas namin. Kaya wala po kong hinga noon. Ang magagawang merienda. Tapos, sabi ko po nga kay nanay, Nay, kaya ko po, maraming blessing noon. So sobrang dami. Wala na yung laman ang wallet. Ikaw, Nay, bili tayo ng may makakain dyan. At yun, nakakain kami. At tama po yun, Twin. Kaya salamat po sa Panginoon. Ako din po, mga kapatid, meron din po akong isi-share sa inyo mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buong isang linggo. Kumaga, grabe po. Noong Monday po, kasi pagtapos po ng Thanksgiving Day natin dito sa church, talagang nagkasiyahan, nag-games. Tapos yung games na po yun, talagang kahit games po yun, nangusap si Lord sa buhay ko. At nandito po kami sa stage noon. At nung, yun nga, the boat is sinking ang ngalan ng games. Ngayon kailangan save daw, isi-save daw yung mga number. Ayun, nagkataon, tinawag na number, kami apat na mga maliliit na katawan. Tapos di, kami yung magsisave sa mga natitirang number. Ayun, dami. 11 kami, 4 lang kami sa ilalim. So, ang ginawa ko naman po, tiyayang pahiga. At yung ibang tatlo, nakadapa. Ngayon po, yung sasakay na sa akin para masave sila. Talaga umaray po ako, tayo umiinda po ako, nagtas na ako ng kamay at sumigaw. Sabi ko, sandali, kuya, mukhang mag-crack na yung buto ko sa tuhod. Dito po yun, no? Ito siya. Kasi padiin na sila eh. Sabi ko, sandali po. Tapos parang may narinig ako tumatawa. Yung titignan ko si Kuya Buboy at si Kuya Eric, hindi naman sila tumatawa. Nadesign ko yung Diablo. Gusto niya akong pilayin, gusto niya akong baliin yung aking paa. Tapos, sumigaw na ako, sandali. Kasi yung pagtayo ko po, parang gusto ng sarili ko, aayaw na. Kaya sabi ng Lord, ang umaayaw ay talo. So, kailangan ko ituloy. Hindi, ang ginawa ko, dumapa na lang po, kundi ko na po inisip yung suit kong damit, kung ano na, dapa ako at para masave sila. At sabi, sumuki sila, wala pong sakit. Kumbaga, nakapatong silang lahat. Dagat nga lang, may nauna sa amin na na-save yung kanilang grupo. Pero ganun pa man, kahit hindi kami nanalo, ang pinakita sa akin ng Diyos doon ay sa pagligtas ng maraming kaluluwa, may kalakip na sakit, hirap. So kailangan mo lang ituloy. Mga kapatid, kailangan lang po natin ituloy yung laban. Yun po yung nangyari sa akin nung Sunday ng gabi. At kinabukasan po, malala po. Kasi nung umaga naman po noon, talaga yung tuhod ko masakit na nung gabi, pag uwi namin, pinakakalakad pa ako. Pero pagising ko sa umaga, hindi ko na siya maiunat. Hindi na ako makalakad. Yung isang pako na lang inilalakad ko, parang kandirin pong ganun. Tapos, ginawa ko po, naalala ko yung the prayer of the righteous man is powerful and effective. So nag-pray po ako kasi parang sinatalo na ako ng takot eh. Na mukhang hindi na makakalakad ah. Pinag-pray ko siya, dinihin ko siya, tapos nag-intercede po ako sa ating Panginoon at kinasaot ko ang kaaway. Yung po, himala po sa Diyos, nung biglang umulan po, may bagyo nung Monday, nalimutan ko na may inihinda akong sakto, tumayo akong bigla kasi may tulo yung bahay.
Yun nga po, aba, nagulat ako, praise God, kasi nakalakad ako, naano ko pa yung kama, tapos nawala yung sakit. Yun po yung himala ng Diyos na ginawa sa akin nung Monday po. At nung hapon naman po, atin po ako ng gawain, kaming nanay, Ate Christy, doon sa bahay nila. Mga women's fellowship ang tawag doon. Tatlo po kami nandun. Yung mga ibang women's, wala po. Ayan. Sa next po, makakadalo na rin po kayo. At nag-ano po kami, nag-sharing. Tapos nag-battle po kami ng gawa ng kaaway. At pag-uwi ko naman din po noon, doon po, nawala yung boses ko. Isang araw, wala akong boses. Kala ko, sabi ko nga po eh, sa Facebook, ganun po pala ang pakiramdam ng pipi. Kung gusto mo magsalita, ngunit wala kang mailabas. Dahil po ay nakipagbaka kami sa Kadyablo. Nag-prayer po kami. At nung kinabukasan po ng Wednesday, yun naman po ang ginawa ko doon, ipinashare ko yung anak ko. At natuwa naman po ang anak ko at nagpupuri ako sa Diyos. Nagbigay ako ng time para sa anak ko. At pagdating ng Thursday po, yun naman po ang ginawa po namin ng isang kapatid na sabihin si Elma, nagpunta kami sa hospital. Dahil isang kapatid natin, talagang sa oras na ito, nakikipaglabang pa siya sa Diablo, sa kaaway, na siya po ay natutulog. Pero naniniwala po tayo, nagigisingin siya ng Diyos. At gagamitin siya ng Diyos, isisigaw niya dito po sa atin at sa buong mundo ang dakilang bagay na gagawin sa kanya. Yung po sa buhay ni Nanay Tonang. At nung araw po naman ng Friday, dapat po gawain po namin sa kasunduan ng gabi. Hindi nga po natuloy dahil na-trap po kami sa traffic. Imbis na sabi ko, na gawa tayo ng isang daan ng mabilis. Sabi nga, doon nga po sa ano na yun, sa sakay ng bus. Imbis na mapabilis, umabot ng alas 12. So walang nangyaring gawain sa kasunduan. At nag-text barrage ako sa kanila. At salamat sa Panginoon. Sabi ko nga po, yung lamig nasa likuran ko na. Ang ginawa ko, iniwan ko na yung upuan ko. Sabi ko, kapag umabot na ng batok yung ano ko, ang gagawin ko, sisigaw ako sa gitna ng bus at mag-preach ako kahit walang boses. Kasi katatapos ang inanay mag-preach nun eh. Kaya lang, pagka ako nag-preach o kaya nag-pray, umiinit yung katawan ko. Pero, yun nga pong ginawa ng Diyos. May isang pasero, pinalabas kami. Sinabi na yung driver, buksan nyo na yun sila kasi hindi na kaya nung ninanay. At salamat sa Diyos, araw-araw ginawa niya. Nandun yung gabay niya sa amin. At di po niya kami pinabayan sa buhay ko. At kinabukasan po, Saturday, muli po kami nagsama-sama ng mga tigakasunduan. Nagkasundo na nalangin, sinalubong ang 2017. At may isa po kami nakasama doon, El Shaddai po siya. Hindi na po siya nananalangin sa sangto, sa kahoy. Kasi El Shaddai siya eh. Alam mo kung sana, kasama po namin siya nananalangin. At nakipagbaka. Sabi ko sa kanilang lahat, bago ka man o matagal ka na, mananalangin ka. Pagkatapos ko, paikot tayo mananalangin. Personal mo at isama mo ang ating kapatid na nakikipagbaka sa hospital. At salamat po sa Diyos. Nagpupuri po ako sa Kanya dahil nagtagumpay po ang Diyos sa aming mga buhay at sa inyong mga buhay din. Kaya maraming salamat dahil ang ating Diyos ay laging nariyan ang Kanyang presensya sa buhay natin.